ay nandito sa bansang Pilipinas, mahalaga din talaga ang iba yung pag-iingat. Amen. Okay. So, sa ibang mga lugar, talagang ipinaputos talaga na bawal ng ganitong pagtitipon. Pero yamang tayo po ay magkakakilala, kumbaga magkakapatid tayo. Amen. Halos lahat tayo ay magkakadugo. Okay. At alam naman natin na ating pinanggalingan kung saan tayo galing. So wala tayong kinakailangan ipag-alala. Ano po? Okay. So siguro kung may mga galing ibang bansa o ibang bayan, hindi natin alam ang kanilang pinanggalingan, so doon siguro tayo maging aware na kaway-kaway po na. Actually po, maging ang biso-biso, haging-haging, yakap-yakap, mga ganon. Talagang ipinagbabawal ay dahil ganun po nila tayo pinapahalaga na hanggat maaari wala na mapabilang na mahahawaan pa. Amen. Pero dito sa atin, okay lang ano? Ano po? Yes. Okay. So ito pong parang itong sakit na ito ay parang ginulantang ang buong panig ng mundo. Na nung una, ang ganitong klaseng sakit ay pinangalan ng corona, coronavirus. Nababasa natin sa social media na maraming matalas ang pag-iisip na kung mayroong coronavirus, mayroon namang coronang tinik na siyang tumubos. Amen. Naging daan na ang coronang tinik na ito ay sinalaksak sa ulo ng Panginoon na siyang naging dahilan ng tumigis, tumulo, ang napakaraming dugo ng Panginoon from the head na para tayo tubusin. Amen po ba yun? Okay. Kaya nga ang coronavirus ay walang kayang gawin kapag ang dugo ng Panginoon ang siyang bumabalot sa bawat isa ko sa akin. Ipinalaras sa akin po kasi ng Panginoon na from the very beginning, ito ah, coronavirus pinangalanan ngayon na international din yata niya ito, itong COVID-19. Ha? COVID-19, parang severe, parang nakakatakot. Pero kung atin pong babalikan ang history ng Biblia from Genesis 19, COVID-19, paalala sa atin ang Genesis chapter 19. Ang Genesis chapter 19 kasi, ito yung pagkakataon o panahon na ang Lord binigyan talaga ng niya ng tsansa ang Sodom at Gomorrah na para manumbalik at magsisi sa Panginoon. Pero anong ginawa ng mga tao? Hindi sila nanumbalik kay Lord, hindi sila sumunod sa utos ng Panginoon. Mas lumala pa nga po eh. Nasabi ng Biblia, dahil sa kasalanan ginagawa ng tao sa panahon na yon, umabot na sa sukdulan ng langit ang kanilang kasamaan. Kaya yung gusto ng Lord na iligtas ang bayan na yon, ay hindi niya nagawa ay dahil sa kasamaan. Ganito po ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos laging mapagmahal sa bawat isang tao, bawat kaninuman mahal ng Lord. Pero kailanman galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga, nung ang Panginoon sinabi niya kay Abraham, nasabi niya, ang lugar na yun ay aking kukunawin, ay nandoon yung kanyang pamangkin. Kaya kung ating pong pag-aaralan, sabi ni Abraham sa Diyos, Lord, pag doon ba sa lugar na yun, may 50 na matuwid na tao, kukunawin mo pa ba yun? Hanggang nagkaroon ng parang ano eh, disposition, parang interaction, parang ano, sa Panginoon. Dahil sa 50, hindi ko kukunawin. Eh kung 40 lang, Lord, hindi ko pa rin kukunawin. 40, 30, 20, 10. Eh pagdating sa 10, wala pa rin eh. Pero, dahil kahit walang 10, pero alam ko, si Lot at ang kanyang pamilya at dalawang babaeng kanyang anak, sila lang ang talagang itinuturing na matuwid dahil sa pagsampalataya at pagsunod sa Diyos. Pero hindi nyo, ganun ka katindi yung kasamaan ng mga nakatira doon sa Sodom at Gomorrah, na kung saan, hindi sila binigyan sila ng tsansa pero umabot. Yung term na ginamit dito ay kung babasahin natin itong buong chapter ng Genesis 19,
umabot na sa sukdulan ng langit ang kanilang kasamaan. Ano bang kasamaan ginawa nila? Biruin ninyo ha, itong pangyayari dito sa Sodoma at Gomora, wala ng respeto sa bawat isa. Ha? Kaya nung nakita ng mga taga-Roon yung dalawang anghel, ang ginabi ni anghel ng Diyos eh, na nagkatawang tao, parang ano eh. Nang sabi nga pa ng ibang nakatira doon, Lord, nakita namin may dalawang lalaking nga pumunta sa bahay mo. Sino ba yung mga yon? Sabi na, mahabang kayo, ito'y bisita ko, huwag nyo silang pagkaalaman. Alam niyo, mga bukang bibig na maraming tao humihiyaw, palabasin ko dito. At sila'y aming silang sisipingan, babae at lalaki. Ganon kasama ang kanilang nagawang kasamaan. Kaya doon na lang po yung pagmamakaawa ni Lord na hanggang maaari huwag niyong galawin. They are under my roof. Sabi niya, baka po pwedeng yung dalawang anak ko na lang ng babae ang kunin ninyo at gawin sa dalawang anak kong ito yung gusto niyong gawin. Pero hindi pinayagan ng Diyos. Ha? According to the story, nagdi-diskusyon sila sa pintuan ng bahay hanggang humantog na yung mga taong walang kasing sama, binulang sila ng Panginoon. Amen? So hanggang sa nangyari, inalis ng Diyos ang pamilyang yon sa pangalan ni Lord na para gunawin ang lugar na yon kaya sa kasamaan. So meaning dito, ipinapakita dito ng ating Panginoon na ang paggunaw ng Sodoma at Gomora hindi dahil walang awa ang Diyos. Hindi dahil hindi mahal ng Diyos ang mga tao doon, kundi ang kasamaan ay lumaganap na. Amen. Okay. So, napakalaga na malaman natin bilang isang mananampalataya na maski sa panahon natin ngayon, ilang libong taon na ang dumaan matapos na mangyari ang kaganapan doon sa Sodoma at Gomora. Na kung atin pong pag-aaralan, ano, yung lugar na yon, according sa mga researcher, yung mga talagang nagpapatunay kung may totoo ba talagang nasunog na lugar na Sodoma at Gomora, totoo po yun. Pero hindi nyo yung isang bundok, di ba ang bundok? Pag sinabing bundok yan, either lupa na may kasamang bato, tama? Pero nung di-research yung gabundok na lugar na yon na sinunog ng Panginoon, yung isang mundo, nung hukay ng kundi sa kilid, lahat nun naging abo. Na nandun pa yung tipak na mga naging ano, yung ginamit ng Lord na tipak na bato na siyang mula sa langit, ibinato mula sa langit papunta sa Sodoma at Gomora. Yung mga bilong-bilong na bato na iyon, hanggang ngayon may mga natira pa hanggang ngayon. So meaning, dito po ipinapakita na sa paningin ng Diyos, hindi pwede hindi susunod ang bawat isa. Amen? Kaya nga, kung atin pong titignan, pangalawang pangyayari, nung ang bansang Ehipsyo ay ayaw kumilala sa Diyos, ayaw rumispito sa Diyos, ayaw kumalang sa Diyos. Kaya nga, nung nandoon ang bayang pinili ng Diyos na ang bayan ng Israel o lahing Israel, sabi niya, kung hindi kayo papayagan ng parao na kayo ay sumamba sa akin o umalis sa lugar na ito, makikita ninyo ang aking kamayan. So, kaya nga nahihayag o mababasa natin na sa pangyayari sa lugar ng Ehipto, may mga ipinadalang salot ang Panginoon. At isa sa pinakamatindi, bukod sa ang ilog naging dugo, pinadalaan ng mga kung ano-ano mga salot na yan, isa dyan yung wala namang, hindi naman takulan, pero maraming palaka, tama? Pero isang matindi dito, na nung sabihin ng Panginoon, dahil sa pagsuway, dahil sa kawalan ng respeto sa Diyos, sabi ng Panginoon, pagdadalhan ko kayo ng salot,
na ang bawat bahay na madadaanan, bawat anak na lalaki mamamatay. Pero maliban lamang sa mga bahay na may pinahiran ng dugo ng hayop. Amen. So ito, parang kung titignan natin, bakit ganun si Lord? Unfair ba si Lord? Hindi si unfair ang Lord, tama? Pero dito'y pinapakita na ganun kahalaga na sa panahon pa lang ng mga Israelita, yung dugo, sumisimulo ito sa pagkatay ng, yung na-share ko nung Sunday school natin, nung last Sunday. Ang dugo kasi sumisimulo ito sa dugo ng Panginoon. Ano po? Yung tupa, dugo ng tupa, sumisimulo sa kanilang pananampalataya sa paparating na Misaya sa tatang panahon, sa kanilang panahon na iyon. Kaya sabi ng Panginoon, sino mang bahay na madaanan ng salot na iyon, save lahat ng may marka ng hayop sa kanilang pintuhan. Ine po ba? Pero ngayon eh, fast forward tayo sa panahon nila yon na hindi pa ipapanganak ang Mesiyas. Eh ngayon, ipanganak ng Panginoon. Siya'y namatay na para sa buong sangkatauhan. Kaya yung dugo na yon na siya tumigis, tumulo doon sa cross ng Kalbaryo, sa bawat sino mang tumanggap at ginawang Panginoon at sariling tagapagligtas ang ating Panginoon, yung dugo niyan, tangan-tangan mo yan. Bagamat parang titignan natin, wala namang literal na dugo, pero yung dugo ng Panginoon na nabuhos sa iyo at sa akin, yan ay palatandaan na ikaw ay protektado na kahit anong gawin ng sakit ng COVID-19 na yan. Amen? Because we have the promise from the Lord. Amen. Bilang tao, we are protected by the hands of the Lord. Amen. Kaya nga, Exodus chapter 12, verse 12 to 14, sa gabi niyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatay lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto, ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan sa mga bahay na inyong pinitirhan. Lahat ng bahay na makikita kong may pahid ng dugo ay lalagpasan ko. Amen. Kaya ngayon dapat, though, balance tayo dito. Hindi na tayo hyper, hindi tayo dogmatic. Pero, kailangan ng pag-iingat, kailangan sumunod sa mga instruction. Pero, all in all, as long as we believe to our Messiah who died on the cross because of His blood, we are covered. Amen? We are covered, we are free. Kaya ituloy natin ang pagbabasa. Lahat ng bahay na nakikita kong may bayad ng dugo ay lalagpasan ko. Walang pinsala mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw nito ay ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito ay maalala ninyo ang aming ginawa. Kaya ang COVID-19, paalala at warning sa kaganapan sa Genesis 19. Maaaring nga lumalabas ang ilang mga kwento na aksidenteng natapon ang kemikal. Pero ano po ba ninyo? Maybe God allowed that chemical to spill in the lab in order for all of us to have sa ating puso at isipan, makondisyon ang mindset natin na ganito pala kasama or kadelikado na kapag nakontaminate ang isang lugar ng virus. Alam ba ninyo ang virus? Ang kasalanan natin bilang tao sa tingin ni Lord, parang virus yan na nakahawa. Amen? Amen ko ba? Kaya nga, mayroong
Pinalala ulit sa akin ng Lord, puro 19 dito eh. Kung may coronavirus or COVID-19, may warning sa Genesis 19. So may utos sa Awit 19 pa rin. Awit 19 verse 7 until verse 11. Sabi niya, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Sino maniniwala doon? Kaya inutos yan ni Lord na gawin at sundin natin kasi perfect yan. Pag ating susundin, mayroong blessing dyan. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, magpagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payag na isipan. Kaya kung kulang tayo ng kalaman o mga talinong kailangan natin, wala lang ang isang sekreto para tumalino, sumunod sa pinag-uutos ni Lord. Sa verse 8, ang mga utos ni Yahweh, makatuwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. At ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan. Patas at walang kinikilan, kinikilingan. Sige, tuloy natin. Verse 10. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay. Mas matamis pa kaysa pulot ng pupyuta. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babalak sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Amen. Amen. May pampapala po sa pagsunod. Amen. Amen. So ito, Awit 19 yun. Pero alam din nyo, ang lahat na pwedeng tumugon bukod sa pag-iingat, alam ninyo, nakakaroon na ng panikbahin na nababasa natin sa social media. Ang ilan ay talagang postcard ang kanilang binibiling kanilang mga abasto. Marami. Nakakaroon na ng panikbahin. Gumaya din kami ni Mami Jane. Bumili ng isang plastic bag na malaki. Pagdating sa bahay, walang ilang minuto, nagiging kalahati na. Sa ikaw ang mami, akala ko istak natin, yung pala istak sa tiyan. O na istak sa tiyan, kinabukasan, pinlas sa CR. Gagod. Rinsroy na yan. Antayin niyan talang silong na kama, kukuruhin to me. Walang kawala ang mga stock. So nagkakaroon po ng panic buying, nagkakaubusan ng mga alcohol, nagkakaubusan ng mga face mask, which is malaking tulong. Pwede natin gawin yon para hindi tayo makontamina. Pero alam ninyo, ito, kung ganon kadelikado ang COVID-19, mayroong ipinaalala. Ito, matagal ko nang hinahanap na verse ito eh. One of our students sa seminary, pinos niya sa aming group chat. So, salamat Lord. I'm sorry prayer ako kasi ito, siniseries ko ito, inimeditate ko ito na about 1919. Pero ang katugunan at solusyon ni Lord, kung may COVID-19, may Psalms 91 tayo. Amen? Sino nakabasa at nag-bibite doon sa ating pino, sa ating group chat? O nag-like lang kayo, hindi nyo binasa, hindi nyo inunawa. Kasi mahahalata natin ang kasama natin sa group chat kapag ang haba-haba ang ating pinos doon. Nag-like, ibig sabihin hindi nagbasa yun. Sigurado yun. Opo, pero pag nag-heart, gusto niya na mag-puska pero kahit hindi niya napasahin, naglakay lang ng heart. Pero kapag ang kanyang comment doon, yung nakangitig ka lang tapos makata niya ay may puso,
Hindi ibig sabihin na puso yung nasa mata niya ay binasa niya. Pero kapag ang nag-comment ay thank you Lord for this word, ibig sabihin nung nagbasa yun. Nakita ko wala namang yatang nagbasa, pero salamat po sa mga kasama kong nagbasa. Ano ba ang sinasabi ng Psalms 91 beginning verse 1 until verse 16? Ito ang mensahe ng Lord. Kung alam natin ang ating katatayuan, kasi ang topic natin ngayong umaga, COVID-19 versus Psalms 91. Ayan. Laban-laban din, pag may time, ano? Okay, versus-versus din, pag may time. Okay, pero ito alam ko, panalo na tayo ngayon pa lang. Kasi sabi nga, ito'y sulat ni David, ito'y pagpupugay ni Haring David noong tayo kasi makaranas na ups and down sa buhay o sa larangan ng pakikipagdigma. Pero nung ma-realize niya na kaya pala siya natatalo ay dahil sa kasalanan na kanyang kinukubli sa kanyang puso. Sino naniniwala na ganun katalino makapangyarihan ng Diyos, anuman ikubling kasalanan meron tayo, kung halimbawa meron naman, yung iningat-ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, ikaw walang nakakalam, pero mas higit may nakakalam si Lord. Kaya nga nabuo yung awitin ng Psalms 51 verse 10 na ang sabi doon, created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and restore unto me the joy of thy salvation. Na-discover niya. Kaya pala na bumabagsak, na-fulfill, talunan, lahat ng kanyang mga sundalo ay minsan ang ilan ay namamatay, hanggang sa napagtanto niya na kaya pala siya ay bumabagsak sa pagiging talunan ay dahil sa nagagawa niyang kasalanan na matagal na niyang kinikimkim at itinatago sa kanyang puso. Amen. Ano bang kasalanan ang nagawa ni Haring David? Simple lang naman eh. Parang kumbaga sa, kung tinignan natin, nagsimula lang yan sa isang aksidenteng pangyayari. Na nung si Bathsheba ay naliligo, manakis at matalat ng apoy kaya sa rato. Samantalang si David nasa talutok daw, according sa mga tagapilang tagapagturo, nasa talugtok ng kanyang turi na habang nagninilay-nilay, okay, napansin niya may naliligo sa ibabang parte at nakita niya yun si Bathsheba na nagtitik abadshib. Okay, naglaro sa isipan niya na maganda ang babae ito, baka pwedeng sa gabing ito ay aking makasama sa isang gabi ng aking pagtulog. Inutusan ng kawal, nangyari ang hindi dapat mangyari, lumagpas ang maraming taon, buwan, na yung nangyaring yon, si Bathsheba ay nagdadalang tayo. So sabi niya, ahiyahiya akong hari, kapag nalaman akong may kagagawan nito, baka pwedeng iutos mo kay Uriah na kapitan ng mga sundalo na umuwi sa kanyang tahanan para matulog sa kanilang bahay. Siyempre, mag-asawa, ganun ang isip niya. Kaya lamang hindi nangyari yun eh, yung pagpaplano na para makaiwas sa pagkakasala, tama po ba? Sabi ni Uriah, pagdating sa tahanan, pasinsya ka muna, asawa ko. Hindi ko matiis, bilang ako'y kapitan ng sundalo na lalasakin ang sarat ng ating relasyon. Sabi niya ganun, parang ganun eh. Hindi po pwede, dyan ka po muna, dito muna ako sa tarangkahan ng kampo. Doon siya natulog. Nagbantay siya ng buong magdamag hanggang sa inuutos ng hari na bumalik na siya sa kanyang pwestong pinanggalingan. Eh nakarating sa hari, hindi po nangyari na natulog si Uriah sa bahay ni Bathsheba. Sabi niya, kamot uno si David, ano kayang magandang gawin? So tingnan ninyo, yung isang pagkakasala nanganak ng isang pagkakasala hanggang marami na. Kaya sabi niya, kung gano'n, plan A, plan B, dito tayo sa plan B.
sa piling mo kay Oya, na sana dati sa iyong nagmamando sa mga sundalo, ngayon naman gawin mo siyang nasa front, siya yung nasa harap, para kapag pinakawalan ang mga palaso ng kalaban, siya ang unang-unang tatamaan para mamatay. Tignan ninyo ha, yun yung ugat ng naging daan ng pagkakabagsak ni David. At naging siya isang talunan. Pero nung ma-realize niya, siya pala ang naging dahilan ng lahat ng kabinguan ng kanyang ginawang digmaan ay dahil wala na ang pagsama ng Diyos sa kanya dahil sa kasalanan yun na kanyang kinibig. Kaya nga, kahit nasa loob siya ng templo ng Diyos, wala na nararamdamang tuwa. Kaya nga, ganun po ang tunay na pwedeng mangyari sa buhay ng isang individual na tao na kapag kahit bumapasok ka sa loob ng templo, ng tahanan ng Diyos, ng simbahan ng Diyos, ng gagaya ng ginagawa natin, kung puno ng kasalanan yan na hindi natin naihingi ng tawad, yan ang siyang magiging daan na kahit anong panalangin natin, hindi tayo napapakinggan ng Panginoon. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, ang kamay ng Diyos hindi maitsi para abutin ka, hindi bigyan kanyang tayo nga para pakinggan ang iyong panalangin mo. Amen? Ang panalangin ng tao. Pero dahil sa iyong mga kasalanan, para praising, sabi ng Biblia, yan kasalanan na yan ang siyang nagpapahiwalay sa iyo sa mukha ng Diyos. Nalaman niya yun. Kaya nga, nung mapagtanto niya, ang dami na niyang kanbuang naranasan, na-realize niya, Lord, sorry. Palitan mo na ako, Lord. Hinihingi ko ng tawad dito para praising lang ano. Hinihingi ko na ng tawad dito ang nagawa ko. Na dahil sa akin, nakamatay ako ng tao. Yes, of course. Kasi kung hindi niya inutusan na pumunta sa harapan ng kampo ng mga sundalo ng bansang Israel sa panahon na yon, buhay pa sana si Uriah. Kaya lamang, pinagtakpan ni David na may nagawa siyang pagkakasala. Amen po ba yun? Kaya ngayon ang awitin na yun, sobrang ganda. Na kapag tayo ay na mamali, nakukulat, may mga alam natin, nagawa tayo bilang tao, minsan nakakapagsabi tayo ng hindi maganda, nakapag-isip tayo ng hindi kaayaya sa Panginoon, nakakagawa tayo man halimbawa lang ng ganon. Hindi pa huli ang lahat talaga. Matutunan natin kilalanin kung sino tayo sa harapan ninyo. Kaya nga nung inawit na yun, created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away, sabi niya, from thy presence, Lord, mahabag ka. Ito yung hinahanap-hanap kong matagal na natin ginagawa na nag-uusap tayo. Kaya pala sabi niya sa kanyang sarili, kahit anong gusto niyang gawin, pumasok sa templo, pero hindi nakagaya ng dati. It is because of his sin. Kaya lagi natin tatandaan, pagamat si Lord, mahal niya tayo, pero hindi niya kailanman kukonsinti ng bawat isang nagkakasala. Maliban na yung kasalanan na yan, akuin natin, hihingi ng tawad, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, at yun ang ginawa ni Haring David. Restore unto me the joy of my salvation. Bakit niya sinabi yun? Bakit? Dumating yung punto kasi kung mapasok sa templo, hindi na nakaya gawin yung dati niyang ginagawa. Amen. Haring David kung pangaralan natin ang kanyang buhay, paglilingkod kay Lord, walang pwedeng pumigil sa kanya sa pagpupuri. Doon pa nga siya, sinabihan ng kanyang asawa na si Michal or Michal, ang asawa niya, na dahil sa pagsayaw kay Lord, dumating sa punto na parang si David ay nagbukhang baliw sa kanyang asawa sa larangan ng paglilingkod. Walang makapigil sa kanya sa ganun kanyang ginagawa. Kaya lamang nagbago ang lahat nung siya po ay makasala sa Diyos.
Nasa loob ng templo, maaaring lang pupuri, nagtataas ng kamay, pero yung puso ng talagang tunay na paglilingkod, walang-wala doon. Amen. Kaya Lord, parang hindi ko nakilala ang sarili ko, parang hindi na yata ako ito, Lord. So pwede ba mangyari na ako'y patawarin mo na, kinikilala ko na lahat ng aking nagawang kasalanan. Pwede ba palitan mo ako ng pusong talisman? Amen. Purihin ang Panginoon. So after David repented to God, the restoration of the soul is there. Amen. Kaya nga nung na-restore siya, Psalms 51 nangyari yun, yung repentance niya. Pero ang dami pang ginawa ng Lord, mga mahimalang ginawa ng Lord sa kanyang buhay, pagdating ng Psalms 91, na kontra sa COVID-19 na ito, mag-enjoy tayo. Kaya sabi niya, naikwento niya dito, naisulat niya, kung gaano katapat ang Diyos sa sino mang ginagawa ang Diyos na siya ang kanilang buong at kublihan sa ligang sa buhay na ito. Kaya sabi niya sa verse 1, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Ang sino man daw ginagawa mublihan, buong na kanlungan ang Diyos, ay nakakasumpo ng kapahingahan. Amen. Kaya sabi niya, ito ang gusto kong sabihin na dapat malaman ng buong sangkatauhan. Kaya sino man nakikinig sa mensahe nito, sa parang matay ng mundo. Amen. Dapat ito ang lagi nating alalahanin. Our God is a God who created the heavens and the earth. And because of the Lord,